What's up guys, welcome back into our YouTube channel ng Kautal TV. So for today's video guys, nyo, paano nga ba mag-trim or magputol ng udlot ng isang kalabasa para mas dumami ang sanga at dumami ang kanyang bunga. Tara at pag-usapan natin yan. So yan guys, no, ito yung itsura ng pag-trim natin, no. Na-trim namin to noong nakarang araw, no. Sa pag-trim guys, ganito lang kahaba dapat yung matanggal. O parang ganito lang. No, ganito lang din kahaba ang matanggal. No, parang ganito lang mula sa kanyang pinakadulo ng kanyang udlot. So kung nakikita natin guys, no, ang kaibahan talaga kapag matrim na natin ang isang puno, no? Siyempre may ugat na siya nang lumalabas dito at saka nagkaroon na din siya ng sanga, di ba? So napakaraming sanga. So yan guys, palala lang, no? Sa pag-trim dapat ang isang kalabasa, no, umabot na siya ng 1 old month bago tayo mag-trim. Kaya dito hindi namin na lahat yung pag-trim kasi may mga maliliit na mga puno pa. Yan yung hinabol na lang sa pagtanim kasi sa unang pagtanim, no, hindi siya nabuhay. Nakikita natin guys, no, napakaraming sanga. Yan. Medyo malinis ang ating paligid ngayon kasi ito na yung huli na ating lilinisan ang paligid ng ating kalabasa, no? Kasi pag sila na ay gumapang na talaga, no, talagang malawak na ang kanilang nagapangan, so bawal na silang galawin na mula sa kanilang pinagagapangan. So ito na yung last na lilinisin ng damo yung ating kalabasaan. So kung nakikita natin guys, no, meron tayong nilagay na stick. So ang purpose yan guys, kaya tayo nalagay na stick kasi pagdating ng panahon guys na malaki na yung ginapang ng mga puno natin, no? So siyempre mahirapan na tayo na hanapin yung mahirapan na tayong hanapin ang kanyang puno. So sa panahon na tayo ay mag-apply ng puno, hindi na tayo mahirapan na hanapin yung puno niya, no? Kasi dito na tayo maglalagay ng abono sa banda dito, no? Diyan na tayo kahit marami nandito ang mga dahon-dahon, so hindi tayo mahirapan na hanapin yung kung saan ang puno niya kasi mayroon tayong staking na ginawa. So yan guys, no, ito yun siya. So ang variety pala ng kalabasa namin guys is Maligat Ipuan, no? Itong nakarang cropping, three-fourth hectar. So nung last cropping, no, nakarabis kami ng tatlong bungo yata. So ang nakadimalas ng time na yun is tag 3 pesos lang yung bintahan ng kalabasa kasi bagsak presyo yata yung ngayon na time. So yan. So ang kalabasa guys, no, hindi naman to masyadong magastos, no. Magastos ka lang sa pag-umpisa kasi sa similya, no, sa isang similya more than 2 pub yata, no, yung isang sachet na malaki tapos abono. So yun lang, no. So hindi to talagang masyadong mahirap palagaan kasi to kapag malaki na siya, pwede mo nang pabayaan diyan hanggang sa ma-harvest, no? Yan. So ayan guys, no, maraming thank you sa panonood ng aking video at sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe and click the bell button para palagi kitang updated sa darating pang video at sana mayroon kayong natutunan mga ka-farmers na farmers ng katulad ko. So salamat and bye-bye. God bless us all.